Happy Sunday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Dalawang tropical storm na po yung ating minomonitor sa paligid ng ating bansa. Yung isa ay si Tropical Storm Agato na lumakas pa, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Habang itong si Tropical Storm with International Name na malakas, patuloy na tinabantayan natin at papalapit sa ating bansa. So ito po yung ating latest satellite animation. And as of 4 in the morning, itong si Bagyong Agaton ay mas lumapit pa dito sa coastal waters po ng Eastern Samar. As of 4 in the morning, over the coastal waters of Giwan. Taglay na ang hangin na 65 kilometers per hour, malapit dun sa gitna. Kung kanina po ito ay 55 kilometers per hour at yung bugso ay umaabot naman sa 80 kilometers per hour. Ito naman ay kumikilos west-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour sa ngayon. Pero inaasahan natin sa mga susunod na oras, maaaring maging stationary muli ito. Sa labas naman ng ating PAR, meron tayong binabantayan pa rin na si Tropical Storm with international name na malakas. Patuloy na lumalapit sa ating bansa. And as of 4 in the morning, 1,790 kilometers ito sa silangan ng Mindanao. Taglay ang hangin na 85 kilometers per hour sa ngayon, so mas malakas pa rin siya kay Agaton. At yung bugso ay nasa 105 kilometers per hour. Kumikilos, pahilagang kanluran, mas mabilis, 25 kilometers per hour. Meron din tayong minomonitor po na isang low pressure area. Nakapasok na rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility as of 2 in the morning. At nasa layo itong 410 kilometers west-southwest of Puerto Princesa, Palawan. Mababa ang chance na itong low pressure area ay magiging isang bagyo rin, subalit aasahan pa rin ang mga pag-ulan dito sa bahagi ng Palawan. Ito yung pinakahuling track nitong si Tropical Storm Agaton. Kung mapapansin po natin, inaasahan na sa mga susunod na dalawang araw ay mananatili ito malapit dito sa may southern portion of Eastern Samar. Yung sentro, yung ating pinag-uusapan. But yung kabuuan po ng mismong bagyong Agaton is nakaka-apekto directly dito sa Eastern Visayas at sa northern portion of Caraga. So makakaasa ang ating mga kababayan doon hanggang bukas na mga pagbugso ng hangin. Gale force winds or strong winds ang aasahan at maaaring by Tuesday, maaaring maging isang tropical depression po ito or hihina pa lamang by Tuesday. Then pagsapit po ng Wednesday naman, bibilis sa pagkilos ito palayo sa ating bansa at magwi-weekend bilang isang low pressure area. At dahil ngayon ay tropical storm na po ito, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 2. Gale force winds or very strong winds dito po sa southern portion ng Eastern Samar, kabilang na ang mga bayan ng Giwan, Mercedes, Salcedo, Kinapondan, Gipurlos, Balangiga, Lawaan, General MacArthur, Hernani, and Llorente. Meron din tayong signal number 2 dito sa extreme southern portion of Samar, particularly yung Marabot, at sa northern portion of Dinagat Islands, kabilang ng mga bayan ng Loreto and Tubahon. Meron pa rin tayong signal number 1 dito sa natitirang bahagi ng Eastern Samar. Signal number 1 na rin naman dito sa natitirang bahagi ng Samar Province. Northern Samar, signal number 1 na po. Ganyan din sa Biliran, Leyte, Southern Leyte, Camotes Islands, which is part of Cebu. Ganyan din sa Mindanao, sa Surigao del Norte, at natitira pang bahagi ng Dinagat Islands. Paalala sa ating mga kababayan, lalo na yung mga pauwi ng probinsya, kapag meron tayong signals 1 and 2, pagbabawalan na po kayo na pumalaot or magbiyahe, lalo na sa mga sasakyang pandagat, yung mga maliliit po, particularly in the next 2 days, more likely po dahil mananatili itong si Bagyong Agaton dito sa may area ng Eastern Samar, maraming lugar ang mananatiling stranded or maaaring itigil yung pagpasada ng ating mga sasakyang pandagat. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, hindi lang yung mga lugar na mayroong signals 1 and 2 ang maapektuhan, kundi halos buong Visayas, Mindanao at mga kalapit lugar sa Southern Luzon. Ngayong araw ng Linggo, heavy to intense and at times torrential na mga pag-ulan sa Eastern Visayas and Dinagat Islands. So patuloy pa rin yung mga heavy rainfall warnings natin. Worst case po is yung color red or orange na rainfall warning natin. Moderate to heavy rains and at times intense rains ngayong araw ng Linggo sa Surigao del Norte, Agusan del Norte, ganyan din ang Bohol, northern and central portions of Cebu kabilang na Bantayan and Camotes Islands, habang merong minsang malalakas na mga ulan ngayong araw sa Masbate, Sorsogon,
Northern Mindanao kahit hindi directly affected ng wind signal at ang natitira pang bahagi ng Visayas and Caraga region. Mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha, lalo na yung mga nasa mabababang lugar at saka po yung mga malapit sa ilog at possible din po yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. By tomorrow, Monday, asahan naman natin yung moderate to heavy at times intense na mga pag-ulan. Patuloy po sa may Eastern Visayas, Tinagat Islands, Surigao del Norte, and the northern portion of Cebu. Direktang epekto pa rin po nitong si Tropical Storm Agaton. Meron naman tayong light to moderate and at times heavy rains sa Masbate, Sorsogon, natitirang bahagi ng Visayas at ng Caraga region. Sa mga nagtatanong naman po kung ano yung weather natin for the rest of Luzon, kabilang po ang Metro Manila, hindi tayo directly affected nitong si Bagyong Agaton. May mga pag-ulan pero more mga isolated rain showers or thunderstorms lamang. At ganyan din po sa southern portion of Mindanao, dito sa may Davao region, Soxarjen, sa Buanga Peninsula, kung magtatanong kung may mga pag-ulan doon, hindi naman ito dahil kay Bagyong Agaton. Pagdating sa hangin, inuulit natin, yung tropical cyclone wind signals ay specifically for winds lamang po, no? So yung merong may signal number 2, gale force winds or very strong winds, posible yung makasira ng parts ng structure ng bahay at parts ng puno. At strong winds naman under those tropical cyclone wind signal number 1 dito sa may Eastern Visayas and Caraga region. Hazards affecting coastal waters, mas tumaas pa yung possible wave height natin hanggang 5 metro or halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga alon. Delikado ito sa malalaking sasakyang pandagat, kaya inuulit natin, pagbabawalan po na pumalaot ang anumang uri ng sasakyang pandagat kahit ganitong kasagsagan po ng Holy Week. Moderate to rough seas or up to 3.4 meters, nasa isang palapag ng gusali naman sa open sea sa natitirang baybayin pa ng ating bansa, dahil yung trough o yung outer portion nitong si Agaton nakaka-apekto rin po for Luzon at dito sa kanlurang parte ng ating bansa. Inulit natin, with regards to track and intensity nitong si Tropical Storm Agaton, it will remain almost stationary, malapit dito sa may Eastern Samar, yung sentro. And yung kabuuan mismo nitong Bagyong Agaton, maapektuhan din ng Eastern Visayas, Central Visayas, Caraga region, and southern part of Bicol region. A higher chance, dahil ito ay nasa coastal waters na po ng Giwan Eastern Samar kaninang madaling araw, possible na mag-landfall ito sa southern portion of Eastern Samar sa mga susunod na oras. So patuloy po tayong mag-monitor. Pero mag-landfall man ito or hindi, patuloy pa rin ang effect dun sa mga nabanggit natin lugar. Sa mga nagtatanong naman kung lalakas pa ba itong si Bagyong Agaton, up to tropical storm po yung huling forecast ng PAGASA. At maaaring mag-weaken ito into a tropical depression pagsapit pa po ng Tuesday. Then pagsapit ng Wednesday, kung mapapansin nyo, hihina ito bilang isang low pressure area. And by this time actually, malapit itong si Bagyong Agaton dun sa papalapit naman na si Tropical Storm Malakas. And speaking of malakas, ito po yung pinakahuling track ng PAGASA. Kung mapapansin nyo sa mga nagtatanong po, hindi naman direktang makaka-apekto itong si Bagyong Malakas na kung pumasok man po pagsapit ng Tuesday ay tatawagin natin na basyang. Sa mga nagtatanong din, possible po hanggang typhoon category. So mas malakas pa ito, bagamat inuulit natin, wala naman po tayong landfall scenario for this tropical cyclone. Patuloy ang northwest track nitong si Bagyong Malakas sa susunod na 2 araw. Magno-northward na ito pagsapit po ng Tuesday. Then magno-northeast or papalayo na ng ating bansa pagsapit ng Wednesday papunta dito sa North Pacific Ocean. Yung peak intensity nitong si Bagyong Malakas na kung sakasakali ay magiging basyang po ay hanggang 155 kilometers per hour. Inulit natin, hindi po ito directly makaka-apekto sa ating bansa. At makaka-influensya itong si Bagyong Malakas doon sa magiging movement nitong si Bagyong Agaton. At yan muna yung latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Yung next briefing po natin ay alas 11 ng umaga. Ako muli si Benny Sonestareha. Mag-ingat po tayo.